guys! Welcome, welcome, welcome dito sa ating gameplay ng pinakamalapit na game sa buong bansa, ang Mobile Legends! Kung saan, eto, gagamitin natin ang isang karakter na may malupit na pinagmulan. Opo, yan po, ang gamit po natin ay, eto, hanapin natin, ayan, ang kalaban po natin ay puro Pilipinas. At puro, ano po ang kalaban natin? Puro United States of Moon and Stars. Ayan po ang ating kalaban, mga kaibigan. Sila po, meron pong isang character anime. Merong nag-selfie lang sa beach. Piliin po natin ang ito. Ang character na may malupit na nakaraan. Ito po, si Eudora, mga kaibigan. Eudora ang pangalan niya. Siya po ay anak ni... Ito po. Ayan, gamitin natin ang kanyang mga flame red lips. At ang kanyang... Ayan. Ito po ang kanyang gagawin, mga kaibigan. Select natin ang battle spells niya po ay... Ayan, salesmanship. Equipment niya po ay hair dryer. At ang kanyang emblem ay 5 pisong may kalabaw. So ayan po mga kaibigan, gamit po natin si Eudora. Ito pong si Eudora, mga kaibigan, ay ano po siya? Isang anak po siya ng magsasaka sa lalawigan ng Isabela. Opo. Ayun po, ang kanyang pong ama ay si Mang Igme. At ayan, lagi siyang binabakuran ng kanyang manliligaw na si Owen. Si Owen po, mga kaibigan, ay masyado po siyang stricto, kaya ayun. Walang makalapit na lalaki kay Eudora sa lalawigan ng Isabela. Ngunit dumating po isang araw, biglang dumating po ang kanyang Prince Charming na si Dante. Opo, si Dante po sinama po si Eudora sa Manila at itinira po siya sa pinatuloy siya sa isang boarding house. Kasama niyo po doon ang siyampa na babae na galing din sa iba-ibang probinsya. At doon niya lang po na-realize na siya po ay na-biktima ng human trafficking. Ayan po. At ayan na po. Malaban na po tayo, mga kaibigan. Pinili ko po si Eudora dahil dito sa Mobile Legends, siya po ay isa sa may mga malaking suso. Kaya naman talagang magaling. Magaling ang karakter na ito. Ito po. At habang pong naglalaro tayo, ito pa po ang isang mga nakaraan ni Eudora. Nagkarelasyon po siya habang nasa Maynila. Nagkarelasyon sila ng isang minion. Opo, at nagbunga po ang kanilang pagmamahalan. Nagbunga po ng isang ayan, isang anak na lalaki na nagngangalang Pudge. Ayan po. Tirahin natin yung tore na yan. Alam niyo po ba mga tore na yan ay galing din sa ano, DMCI. Isa po yan sa mga tore, Dore de Manila, na titinayo dyan sa Mobile Legends. Kaya matibay po yan, hindi basta-basta na sisira. Opo. Ito po, isa pa pong ano, nangyari kay Eudora habang lalaban at si Kim Kim. Kim Kim, tarantado ka Kim Kim. Patay niya si Kim Kim. Kim Kimin yan, Kim Kimin. Ayan, patay po si Kim Kim. Nangyari po kay Eudora ay... Pagkaanak niya po kay Pudge, hinintay niya lang gumaling ang tahi. Let's see who has the last laugh. At pagka balik po ng kanyang tahi, siya po ay nakipagsapalaran ulit upang upang itaguyod ang kanyang pamilya. Dahil po ang kanya palang minion na pang-asawa ay lasinggero. Opo, anak, patayin niyan. Patay. Okay, sabog, sabog. Patayin niya mga minion na yan. Medyo masakit po kay Eudora ang pumatay ng mga minion dahil isa po sa karelasyon niya ay isang minion, ngunit ganun po talaga ang buhay. Minsan hindi mo alam ang kalaban mo ay nandyan lang. Ayan. Upang itaguyod po ang kanilang pamilya, ayan, nagtinda po siya ng sampagita. Opo, sampagita at... Ayan po. Doon po yung... Kasi naman tong ano ito eh, sugod na sugod. Patayin nga natin yan. Ayan po. Sa pagtitinda niya po ng sampagita, napag-aral niya si Pudge.
Ngunit sa mga hindi pa po dyan nagtatapos ang kanyang storya, ang kanyang ano po, sumama po siya sa isang grupo. We still have a score to settle. Sa isang grupo po ng mga ano, mga reliyosong tao, nagsimba po sila, sinama siya sa ayan, isang grupo po ang nag-iya sa kanya magsimba. Would you like to have a drink? Nagpe-prayer meeting po sila every Wednesday. Opo, ayan. At ang nangyari po doon, yung hindi niya po napansin na ang kanilang sinasamba ay baliktad. Baliktad na krus po ang nandun sa kanilang simbahan. At na-realize siya na po na ang kanyang sinagsisimbahan ay isang kulto. Opo, mga kaibigan, kulto po ang nasalihan ni Eudora. Ngunit hindi po siya nagtagal doon. Nalaman niya po na kulto yon. Tumiwalag po siya kaagad. Ngunit ang kanyang anak na si Pudge ay nanatiling member ng kultong ito. Ayun po, kaya po nahiwalay ng landas itong si Pudge kay Eudora. At si Eudora po ay, ayan po, naging Mobile Legend heroes na lang. At ayan, ito na ating kalaban, si Nads. Ay, kakampi pala natin yan, kakampi. Ayan na, suguri na yan mga yan. Ipadampot na yan sa DSWD. Ayan na, patayin. Mga kaibigan, ayan. Ito pong live stream natin ay hatid po sa inyo ng YouTube. youtube.com/SerexCantatero. Opo, doon nyo po makikita, mababasa ang mga chat nyo, ang mga, yung, mga comments. Punta po kayo sa youtube.com/SerexCantatero. Subscribe na po kayo dahil dyan nyo makikita ang mga gaming natin na mas marami pa. Mas matitindi ang labanan doon. Bukod po sa Mobile Legends, meron pa po tayong mga Resident Evil, may Outlast, Grand Theft Auto, at doon po ay walang pa-cute-cute. Ayan, double kill kayo ngayon. Kala mo ha. Live na live po ang ating labanan sa YouTube dahil live po ang broadcast natin doon. Hindi po yung replay. Ayan. Tirahin na yan! Patayin niyang toring yan! Alright! Sa mga nagsasabi na ano na yung mayayabang diyan na puro Mobile Legends lang alam, pakyo kayo lahat. And ayan. Okay, na-destroy na po ang turret. Ito po. Ay, ang kakampi natin si ano po 'yan eh. Malakas po 'yan. Napansin ko dito sa kapangyarihan ni Eudora. Siya pala isang ano no. Ang electricity na nilalabas siya po ay nagkukonsulta ng 20,000 volts. Kaya po, every week kailangan po siyang i-charge. Patayin niyang troll na yan, patayin niyang troll. Ayan, mamaya na. Wala po kong panahon sa troll. Layuan natin yan. Ito. Ayaw kong kausapin yung mga ganyan. Kasi yung mga ganyan, mga tambay-tambay lang yung mga yan eh. Wala namang silbi. Pag pinatay mo yung mga ganun, wala kang mapapala. Wala. Kung ano lang yan, huhututan ka lang yan, tapos yun. By the way mga kaibigan, si Eudora nga po ay china-charge every week. Kaya ang bill niya po sa Meralco buwan-buwan ay umaabot ng 30,000. We still have a score to settle. Ayan na. Ayan po. Susugurin na natin na isa pang tore ng kalaban. Orientehin yan. Sira ay pasabugin. Ayan, mga ISIS kayo. Patayin yan. Okay, patay ka ngayon. Kala mo ha. Ito pa po. Patayin natin tong pasabugin yan. Huwag lang patagalin yan, tol. Okay. Ang ganda ng game natin dahil ang mga kapi natin ay magaling ang coordination nila. Opo, coordination po ang kailangan sa every game na ating lalaruin sa Mobile Legends. Kailangan po ng coordination at teamwork. Opo, wala pong magaling, walang mahina. Kapag ang team nyo ay nagko-contribute sa lahat ng game, ayan, kayo po ay lahat magiging MVP.
Eto na. Malapit na natin mapatay itong mga tao dito. Ang hihina. Basta mga Pinoy, magagaling po yan. Magagaling. Magagaling po mag-trash talk ang mga Pinoy. Kaya yung mga galing mag-trash talk, bawas-bawasan nyo po ang kayabangan dahil pag natalo po kayo, pagtatawanan po tayo ng ibang bansa. Pero sa pagkakataong ito, mga kaibigan, tinitira na po natin ang kanilang base militar. Ayan na! Woohoo! Victory! Christian Center! Alright! Panalo tayo, mga pre! Maraming-maraming salamat! Isa pang trivia kay Eudora, siya po ay Lasinguera. O yan, tol, mga sa... Good game ba? Good game? O, magkalimutan mag-comment, mag-like, i-share ang larong ito. At sa mga nandyan po sa Facebook, pwede po kayong magpunta sa youtube.com/SerexCantatero para sa iba pang gamings. So, maraming salamat po, mga tol. Ako po si Serex, Serex Cantatero. Next chance, appear!